Hi guys, magandang araw sa inyo mga kapet. Ako nga pala si Elmo, no? So ang topic natin ngayon is about dog breeding. So dito sa video na to, malalaman nyo kung kailan at kung dapat na ba natin simulan ang dog breeding natin sa mga alaga nating aso, no? Panoorin nyo to. Game. So guys, yun nga, no? Itong araw na to, yung sakto at tamang-tamang timing para sa pagbibreed ng isang aso. Ito nga pala yung sheet ko, no? Sa si Chachi ko, a 3-year-old sheet tzu, perfect for breeding yung mga ganitong taon. Mga ganitong edad ng isang sheet tzu. So ngayon, tapos na tayo dun sa pagbibilang ng unang regla niya. So, from day 1, unang regla, unang patak ng regla, yun yung simula ng bilang natin. Pag nakita na natin na regla, tapos medyo kumapal yung medyo kumapal yung ari niya, yung pem niya, no? So, bilang na tayo doon, start from day 1 hanggang 9 days. Pero ako kasi, sa breeding ko, ang ginagawa ko kasi, sa 10 days ako nagpapa-schedule lang ng stud niya, ng kasta, di ba? Para mas accurate para sa akin, sa experience ko. Okay naman yung 9 days, accurate naman yung mga past na mga breeding ko. Nabubuo talaga. So, ito lately lang, naisipan ko lang na lagi lang ako mag-advise ng one day. Kasi, merong breeder na nag-advise sa akin na ganun yung mas gawin ko. Kasi, ewan ko ah, yun lang. Kasi last time na ginawa ko sa kanya yon, nag-10 days ako from day 1, nag-10 days ako. Patotoo, ang daming lumabas na puppy, dami. O, nagkataon lang, pwede saan sabihin ganun na nagkataon lang. Na marami na produce na puppy kasi last time kasi naka 7 puppies to. Suddenly 6 lang yung nabuhay. Siyempre, kadalasan usually talaga may mahina, pero 6 ang nabuhay na puppy. So etong araw na to yung pang 10th days niya kasi niregla siya nung January 10. So ngayon is 20 na. So yun, so i-share ko lang yung share ko lang yung experience ko na sa 10 days ng stud service na gagawin natin. So ayun, no. Malalaman din natin na pwede na siya i-stud sa pamamagitan ng ganito. Yan. Kasi pag gusto na talaga ng isang aso yung stud niya, yung buntot niyan magbuwig yan sa side, no? Pero yan eh, ano na kasi yan, namamagana siya na malambot na. Yan, kita niya, no? Yan, ibig niya, no? So, ibig sabihin, ready to start na siya. Kasi, once na ganito yan, hindi pa yung nag-close ng ganyan, ayaw pa niya yan kasi masakit yan. Hindi pa yan ready. Tsaka pag ganito yung normal lang na nag-uwig na ganun, wala yun. So ito kasi, makikita nyo na habang ginagano siya, gumigilid siya. Ayun, makikita nyo, no? Ayun, sumasahit siya. Ibig sabihin, pinigilid niya na yung gusto niya. Kasi na, parang kasi nakakati na yan eh. Parang kasi nakakati na yung pakiramdam niya, yung na-arrange na siya. So yun. Yun yung isang paraan para malaman natin na fertile na siya. So sana makatulong tong sinasabi ko para dun sa mga newbie, sa mga naging stud. Ito eh base sa experience ko. So ito nga inaantay ko lang yung mag-stud sa kanya. Mamaya ibibidyohan ko rin yung magiging
magiging proseso kung paano ginagawa ang stud series. No, so thank you. So yun, unting kaalaman lang na hindi sa kung kailan mo lang gustong ipabuntis yung aso mo is mabubuntis. Meron siyang tamang panahon, timing, o kumbaga sa iba tawag nila season. Pero hindi season na ano, o gaya ng weather, no? At tinatawag to na season nila na nag-hit na siya. Yung process ng fertility niya. Kasi meron niya tinatawag na process ng fertility. Sa akin, based lang yun sa experience ko. At turo sa akin nung mga magagaling na breeder din na mga tinitignan ko, mga tinitingala ko, mga nirespeto natin na mga breeder na napakabait, mga humble, base rin sa experience nila na na-apply ko. Thank God. At yung sinunod ko sila at nangyari yung mga sinasabi nila na hindi nagkaroon ng risk dito sa mga alaga ko. So marami akong i-share sa inyo, marami akong i-share na nakaalaman sa pag-aalaga ng isang dog. At saka sa pag-breeding, sa mga grooming. Basta ito, mag-ano tayo ng mga video, mag-upload tayo ng mga video ng share ko yung mga experience ko na binigay din sa akin ng ibang mga breeder, ibang mga kilala ko ng mga nag-aaso. I-share ko rin sa inyo, syempre, yung mga natutunan ko sa kanila. Syempre, pasalamat natin yung na binigyan nila tayo ng idea. Syempre, share din natin sa iba yung mga may gusto magsimula ng pag-aalaga ng aso. Guys, hindi pa tapos, may sasabihin pa ako. Singit ko rin pala, no? Sa akin na 9 days or 10 days na simula nung pumatak yung regla niya, no? Yung nakita natin na nag-drop na yung regla niya, doon na tayo mag-start. Yun yung mga old school doings, no? Yung mga noon at noon pang ginagawa nung mga naging breeder din nung mga nakaraan. So pwede natin siyang gawin kasi ginawa nga siya nung mga datihang mga breeder na wala pa namang mga progesterone test, saka yung mga smear test sometime, pero nangyayari yung mga breeding nila. Yun nga, no? Pwede natin gawin to kasi old school, proven yun nangyayari. Pero kung gusto natin mas nakasisigurado dahil nga minsan may mga level up na nga natin ang tao, pwede tayong gumamit ng mga ganun na progesterone test na at saka mga smear test na tinatawag, no? Pwede natin gamitin nyo for mas siguridad, mas sure ka doon. Pero meron din kasi ako nababasa na medyo minsan may sumasabay din kasing ganun kasi aparato yun, di ba? Iba pa rin kasi yung mga natural breeding na tinatawag. Pero pwede, gawin natin yung mga ganun kasi okay naman eh. Meron naman talagang gumagawa yung mga ganun, yung mga hospital, mga clinic na nag-undergo ng mga ganun procedure. Pero sa akin kasi sa experience ko lang yun, no? Sa experience ko kasi ito, kumbaga ako old school. Doon ako bumabase sa mga experience ng mga datihang breeder, yung mga matatagal na sa mga larangan ng ganito. Pero pwede pa rin ngayon sa panahon ngayon, level up na, gumagamit na rin ng mga ganong aparato, no? So pwede natin gawin yun.
Kasi ako, yun nga, yun sa yung old school na ginagawa ko, yung 1 day to 9 days or 10 days, accurate siya talaga para sa akin, sa experience ko, tsaka sa iba rin. Kasi mga breeder din yung mga nagsabi sa akin, tsaka mga nababasa-basa ko through, through Google, through YouTube. Ganun din naman ang nangyayari. Basta ano yan, fertile ng aso since 9 days to 16 days. So dapat doon within 9 days to 16 days na meron siyang spotting mga regla-regla, sa 9 days to 16 days kasi doon mo makikita na medyo nawawala-wala na yung mga blood, mga nagpipinkish na yun. Doon mo na maano yung mga fertility. Kasi sa unang dugo, dark pa yon sa 1 day to 9 days, medyo dark pa. Kaya hindi pa sa 8 days, medyo dark pa yun sa observation to. Kaya hindi pa talaga pwede doon. So pag 9 days kasi, medyo pawala na yung mga dugo noon, nagpipinkish na. To 10 days, 11, 12, 13, 14, 15, yan yung talagang fertile na yung aso natin. Kaya kailangan, that time, that day, that number of days na sinabi ko, kailangan talaga may stud na siya during that day. Doon kasi sila fertile. No? So yun nga, no? Dinagdag ko lang yun na may mga aparatos pa rin, may mga aparato na tayo na lumalabas na pwedeng gamitin para mas accurate, no? Sabi ng iba, mas accurate, no? So, sa akin ay, ginamit ko lang yung old school do wings, no? Old school do wings kasi yung ginagamit ko. Yun nga, inuulit ko nga, dati naman, wala naman kasi mga ganun na aparato. Yung mga breeder, wala tayong mga gano'n, no? So yung mga breeder noon, ito lang ang gamit nila sa kung ano yung mga yung base rin sa mga experience na sinalin-salin ng mga breeder to newbie. Yung newbie naging breeder, yung newbie naging breeder na rin, naging salin lang ng salin hanggang sa nakuha na rin nung sa kasalukuyan ng mga breeder na gumagawa nito. No, sana nakatulong po kami, no, mga aking alaga para sa mga nag-i-start na mag-breed ng aso, no. Kaya ito, ako nga pala si Elmo, nagpapasalamat sa inyo na nakikinig, no. Pwede naman natin i-correct kung may mga pagkakamali, may mga mali ako nasabi, pero i-comment natin kung ano yung mga mali para ayusin natin sa mga susunod na mga video na gagawin.